Naniniwala si dating Chief Justice Artemio Panganiban na dapat kanselahin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, sinabi po ni Panganiban na matapos basahin ang resolusyon at motion for partial reconsideration ni Attorney Theodore Te, kumbinsido siya na isa pa ring opisyal ng gobyerno si Marcos noong March 18, 1986. Noong panahon na yon, required pero nabigo si Marcos na magsumite ng kanyang income tax return o ITR. Sa pagkakaalam daw niya, nanumpa lang daw bilang acting governor si Castor Raval noon, kaya si Marcos pa rin daw ang regular na gobernador. Wala rin daw ipinakitang pruweba si Bongbong na sapilitan din siyang na-exile sa Hawaii, kaya hindi nakauwi ng bansa. Sabi pa ni Panganiban, hindi rin totoo ang naging sagot ni Marcos na no sa tanong kung nahatulan na siya ng isang kaso para ma-disqualify at hindi na siya makahawak na opisina ng gobyerno. Ito naman daw talaga kasi ang kaakibat na parusa ng kaso ni Marcos. Hindi rin daw masasabing hindi alam ni Marcos ang kahihinatnan ng kanyang mga paglabag. Hinihingi pa po namin ang pahayag ng kampo ni Marcos. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.